rest in our holy shores. Is now 500 years awesome to behold. He has made us all new. We belong to His message of compassion to all of humanity, his challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are saved. We will teach, we will serve.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nanihid na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magalap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagkapamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayamang kailan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang anak mo. Pakundang sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Sa kalawakan sa langit, sa pamamagitan ng Jesus Kristo ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 30th linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Tumayo na po ang lahat. At ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Pandaigdigang Misyon at Linggo para sa mga bilanggo. Ipanalangin natin ang tuluyang pagmulat ng mga mata ng mga nagkasala sa batas at sila'y magbagong buhay. Mamulat din sana ang mata ng lipunan sa katotohanang bagamat nasa piitan ang mga bilanggo, nananatili pa rin silang may dignidad at may kakayahan pa rin silang magbagong buhay.
Ipanalangin din natin sa misang ito ang mga kababayan nating nagbimisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Maging mulat din tayo bilang mga binyagan na kaisa din tayo sa misyon ng pag-ibig ni Jesus sa mundo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaran, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon ang Diyos, sari ng lagi, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na lulugnog sa kanan ng Ama, paawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Nakaranas sa mga Israelita ng matinding paghihirap sa pagkakatapon nila sa Babilonya. Ngunit ayon sa propeta Jeremias, ililigtas sila ng Panginoon at ihahatid sila pauwi sa kanilang talagang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik mula sa hilaga. Titipunin ko mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos ng landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel
ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysaya ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo nang mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay nag-aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Dahil nakibahagi si Jesus sa ating kahinaan, noong siya'y naging tao, siya ngayon ang ating mawain at dakilang tagapamigitan sa harapan ng luklukan ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote'y pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtani numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas sa kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Ang Panginoon at sumainyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kaniyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag na nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka." Ipinatatawag ka niya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakikita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merong isang hayop na pinsan ng daga. Sa English po ay mole. Hanap po ako ng Tagalog translation. Ang lahat na lumalabas ay nunal. So hindi po nunal. Ito ay isang pinsan ng daga. Pero ang buong buhay ng mole, nitong pinsan ng daga ay nasa ilalim ng lupa. Walang ilaw, madilim. Anong nangyari sa kanya? Sa kalaunan, ang mga mole ay nawala na ng pananaw. Hindi na sila makakakita. Bakit? Sapagkat ang mundo nila ay puro dilim. Hindi naman nila kailangang makakita sapagkat madilim din. Kaya nangangamoy na lang, nangangapa na lang, at yun na ang kanilang pamaraan. Pero ang mga mata, hindi nila kailangan. Sa Ebanghelyo ngayon, itong si Bartimeo na bulag, hindi natin alam kung galing sa kanyang pagkabata o sa isang bahagi ng kanyang buhay, naging bulag siya, ay lumapit kay Jesus. Ayaw niyang manatiling bulag. Kaya pasigaw siya nung marinig niya na nagdaraan si Jesus ng Nazaret, na balitang gumagawa ng mga kawalaghan, na balitang nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapakita ng mga bulag, nagbibigay ng kaligayahan sa mga mahihirap. Nung siya ay pinagsabihan na tumahimik, sa halip na tumahimik, mas malakas pa siyang sumigaw. At dahil dito, siya ay nakaakit ng paningin, ng pansin ng Panginoon. Kaya't pinatawag siya. Ang Panginoon, of course, alam niya kung ano ang gusto ni Bartimeo. Ngunit tinanong pa rin ang Panginoon, hindi upang malaman ng Panginoon kung ano ang gusto ni Bartimeo, kundi upang si Bartimeo ay palakasin ang kaniyang determinasyon, ang kaniyang hingi. Ganoon ang Panginoon. Hindi porket hindi niya alam ang ating mga kailangan, hindi na niya kailangan malaman sapagkat alam na niya lahat. Pero ang pagtatanong niya ay hindi upang siya ay makaalam ng ating pangailangan, kundi tayo
ay maging conscious, maging mulat sa ating pangailangan at lalo pang umiktin ang ating pangangailangan, ang ating pag-recognize sa ating pangailangan. Sa ating panalangin, sinasabi natin ang ating pangailangan, alam naman ng Diyos na kailangan natin iyon, pero kailangan natin i-express upang hindi upang malaman ng Panginoon sapagkat alam na niya lahat, kundi upang tayo ay magkaroon ng mas malakas na determinasyon, malaman kung ano ang hinihiling natin at siguro malalaman natin ang mga consequences, no, ang mga implikasyon ng ating hinihiling. Kaya ito si Bartimeo ay tinanong ng Panginoon, ano ang gusto mo na gawin ko sa iyo? Sabi ni Bartimeo, Lord, na ako ay makakita. Hindi po niya sinabing makakita uli. Hindi natin alam kung siya ba ay nakakita noon, naging bulag, o mulang bata pa ay. Pero ang importante ay itong si Bartimeo ay matapang. Bakit matapang? Sabagat ang buong buhay niya ay nagpapalimos siya. Ang kanyang identity, ang kanyang pagkakilanlan ay pagiging bulag. Ang kanyang modus vivendi, ika nga, ay ang pagpapalimos. Nabubuhay siya sa limos ng mga tao. Siguro nasanay na siya sa sabihin na bulag yan, kailangan niyang tulungan. Bulag yan, hindi yan nakakita. Bulag yan, hindi yan nagtatrabaho. Nasanay na siya doon. Gaya ng tayo ay nasasanay sa ating mga paghihirap. At parang okay na sa atin na manatili tayo doon sa ating paghihirap. Kasama na rin doon, siguro, ang ating pagkabulag. Ngunit itong sa Bartimeo, hindi kontento. Kaya matapang siya. Alam niya ang mga implikasyon ng kanyang hiling. Alam niya na kung humiling siya sa Jesus, kay Jesus, unang-una, meron siyang pananalig. Meron siyang tiwala na si Jesus ay merong kakayahan pagalingin siya. At pangalawa, kung siya ay pagalingin ng Panginoon, ibig sabihin, handa siyang magtrabaho, handa siyang ibahin ang kanyang buhay, handa niyang ibago ang kanyang buhay, ang kanyang modus vivendi, ang kanyang pamaraan ng buhay. Ito ang katapangan ni Bartimeo. Siguro, talagang historical person ang nangyari. Pero isang tanda, isang simbolo para sa atin. Karamihan sa atin na kung meron, andyan tayo sa isang sitwasyon na mahirap, parang nasasanay na tayo doon, maski mahirap, ayaw na nating umahon. O worse, kung bulag tayo o nagbubulag-bulagan, ay nasasanay na tayo, kontento na tayo sa ganoong sitwasyon. So ang halimbawa ngayon, ang huwaran ni Bartimeo ay huwag maging kontento sa buhay mo. Magkaroon ka ng katapangan upang magbagong buhay. At lalong-lalo na sa ating pagdiriwa ngayon ng Linggo ng Pandaigdig na Misyon, World Mission Sunday. Merong mga Kristiyano, mga alagad ni Kristo na mulat at mulat sa kanilang mga katungkulan. Kaya sila ay pumunta sa ibang mga bansa upang ipalaganap ang mabuting balita. Hindi tayong lahat ay makapunta sa ibang bansa. Karamihan sa atin ay mananatili sa ating mga bahay, sa ating mga trabaho, sa ating mga social relationship. At doon tayo dapat magmimisyon. Sapagkat ang misyon ng Kristiyano ay hindi binibigay ng parish priest. Ang misyon ng Kristiyano ay hindi binibigay ng obispo.
kung ikaw ay maging Eucharistic minister o lector o collector, ito ay mga pagkatapos mong training ng formation, binibigay ng parokya. Pero kung iyon mang mga task na yon, mga ministries na yon, ay nakabase sa iyong activity sa parokya, ang pagiging misyonero ay hindi galing sa parish priest. Maski hindi ka bibigyan ng tungkulin ng parish priest, ikaw ay misyonero. Saan ba nakabatay iyon? Nakabatay hindi sa iyong pagiging parokyano, kundi sa iyong pagiging Kristiyano. Sa binyag, tayo ay ginawang misyonero. Sa binyag, pagkatapos nating buhusan ng tubig at ipanalangin ang formula ng binyag, tayo ay binigyan ng tatlong tanda. Ang damit na puti, ang langis, at ang nagniningas na kandila. Ang kandilang ito ay ang tanda ng ating misyon na ipalaganap ang liwanag ni Kristo sa pamagitan ng ating buhay, ng ating pananalita, ng ating paggawa. Hindi po ito galing sa parish priest. Ang misyon ay galing sa binyag, galing kay Kristo mismo. Tayo ba ay mulat nitong tungkulin na ito? O kontento na lang tayo na magsimba, magrosaryo, ayos na? Hindi po. Dapat ang pagsisimba, ang pagrorosaryo ay magbigay sa atin ng kaalaman, magbibigay sa atin ng mas malawak na pananaw, magbukas ng ating mga mata. Pero bago tayo humingi na mabukas ang ating mata, tayo ay magkaroon ng katapangan na kung itong pagbubukas ng aking mata ay magsabi sa akin na ibahin ko ang aking buhay. Ibig sabihin, meron akong pagkahanda, handa ako at matapang ako gaya ni Bartimeo na mag-iba ang buhay. Kaya ako humihingi sa Panginoon, Lord, buksan mo ang aking mga mata. Mga kapatid, sana ito ang panalangin natin. Magmulat tayo sa ating misyon bilang mga Kristiyano dahil sa ating binyag. At kung yon man ay mga hulugan na mag-iba tayo ng ugali, mag-iba tayo ng pananaw sa buhay, baguhin ang ating ugali, baguhin ang ating pananaw, baguhin ang ating pamaraan, baguhin ang ating pangitain. Pangitain dahil gaya ng pangitain ni Jeremias, nasa eksilyo sila, they're in exile, nasa labas ng kanilang bansa. Ngunit itong si Jeremias ay nagsabi na ito ang pangarap ng Panginoon. Pangarap ng Panginoon na tayo ay maging maligaya, magkatipon-tipon upang magpuri sa Kanya. Darating ang mga araw. So, ayon din. Sana itong mga nangyayari sa COVID ay nagpapakita sa atin na kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin ang panalangin. Buksan ng Panginoon ang ating mga mata. Maging mulat tayo upang tayo ay magbago, upang tayo ay maging aware sa ating misyon, sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Pero unang-una, humingi tayo ng lakas. Lord, kung ito man ay ibig sabihin magbago ang aking buhay, hingi ako ng lakas na baguhin po ang aking buhay sa pamagitan ng iyong grasya. Magsitayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukum sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang Mahabagin upang palayain tayo sa pagkabilanggo sa kasalanan at tanglawan ang ating puso at isip. Buong tiwala tayong humiling, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, ipagpatuloy nawa nila ang misyon ni Jesus na mulatin ang bawat tao sa kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makita at ipagtanggol nawa nila ang mga dignidad at karapatan ng mga binabaliwala ng lipunan, tulad ng mga bilanggo at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bilanggo at mga biktima ng krimen, ang liwanag ni Kristo nawa ang maging daan nila sa pag-unawa, pagpapatawad, at sama-samang pagkilos sa pagbuo ng Kristiyanong sambayanan sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonaryong ipinagahayo nila at samahan sila ng aming mga panalangin at suportang materyal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pumanaw, naway tanggapin sila ng walang hanggang kaligayahan, kapiling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, itulot mong makita namin ang panaghoy ng mga kapatid naming lubos na nangangailangan. Sa tulong ng iyong grasya, matulungan nawa namin sila, sapagkat anumang gawin namin sa kanila ay ginagawa na rin namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Mupo po ala. Sa pagpapalamo
kayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukog. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang sasasya'y dumating
ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyon. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nayna ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyon na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumayo po, Anak. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa tatisa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo na po, anak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sambahin ang bukod sa pag-ibig ni Kristo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.